Magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. So, mayroon po akong dinadiagnose ngayon. Ito pong dump truck na photon. Kapag nasa biyahe po, yung mga lightings, lahat po ng system ay nagbi-blink po. At saka ura-urada, nagkakaroon po ng fluctuation lahat. So, natatakot po yung driver. Kasi, sabi niya, biglang nagbabrun out po. Pagkatapos, bigla-bigla rin, nagkakaroon ng power supply. So, ito po yung hinahanap ko ngayon. Check po tayo ng power supply. So ito po, wala po siyang lumalabas. Naaktuhan po natin, wala po siyang lumalabas. So totoo nga po yung sinasabi nung driver na nag-handle ng dump truck na to. So ito po yung pinaka main supply ng system na to. Ito yung positive side, itong red, at dito naman yung negative. So wala nga po siyang power. Ibig sabihin po wala dito, nasa baba. So ito po, may nakita akong ano rito. Ito po pala yung dahilan kaya nawalan po ng supply doon. Mayroon po palang problema tong wire. Bali, nagkaroon po ng putol dito. So ito po, testingin natin. O ito po, may putol po na wire. Siguro sa kakatagtag ng mga wiring dito, nahila po siguro ng nahila to. At nagkaroon po ng pagkasira ng wire dito. So yun po yung dahilan ng pagpa-fluctuation ng power supply. So dudugtong po natin temporarily to kung magkakaroon ng supply doon. Iupo muna natin yung sosie doon sa taas. Ayan po, nagre-react siya, oh. Ayan po, temporary dudugtong natin para makita lang doon sa taas kung mayroon siyang supply na pumunta doon. Check po natin. Po tayo ulit. Lagay natin yung test light. Yan yung negative connection. Tutok natin sa positive. So yan po. Doon nga po yung dahilan nito. Yan. So may power supply na po. At ignition on po natin to, itong susian. Yun nga po yung dahilan. So naputol pala yung main wire na power supply na papunta po dito sa mga fuses. So yun po yung dahilan. So bali, pag natatagtag po siya,
nawawalan po siya ng koneksyon. Yung pala, may problema na yung pinaka-wire doon sa baba. So ang gagawin ko po, idudugtong ko lang po yon at aayusin yung pagkadugtong para bumalik po siya sa dati. Hindi na po kailangan na papalitan ng wire. Kung mayroon pong wire na pwedeng pandugtong na makaparehas na kalaki, so pwede na po yon. Yun lang naman po yung dahilan. So ngayon po ay na-confirm natin na dito pala yung problema. Tanggalin na po natin. At mayroon na po akong pandugtong ito. At patayin po natin yung switch para siguradong hindi magkaroon ng problema. Baka magkaroon po ng sunog doon. Yan. Para maging safe po tayo. Kailangan po pag mga ganitong mga main na po yung nire-repair, kailangan po doble ingat po kasi malaking sunog po ang mangyayari. Kahit pinatay na po natin yung main, check pa rin po natin itong ano. Yan. Kung talagang wala siyang supply dito. So idudugtong ko po to. Kasi kapag ipinalik ko po dito, balik kakapusin na po siya ng haba. So isa pong magiging dahilan na naman na pag nayuyog-yog tong wiring na to, so mawawala na naman po, magpa-fluctuate na naman po yung power supply niya. So kailangan po siyang dugtungan para hindi po siya nahihila-hila yung wire. Chichikin na rin po natin yung ibang wiring dito. Baka may sira din. Naman. So wala po. So ganun na lang po ang gagawin ko. Inudugtong ko na po to. Ito lang naman po yung problema. So hindi ko na po ipapakita yung video ng pagre-repair. So haba na po yung video. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.